mga kaibigan. Okay, ito actually pangalawang gawa na po natin ito ngayong gabi, no? Okay, yung isa from Legazpi Albay, then itong pangalawa po from Iloilo. Okay, from Iloilo. Dingle, hindi ko po alam kung San Jose Dingle ba ito. Hindi ko po sure, no? Kung tama yung pronunciation ko. Basta Iloilo po siya. So, shoutout po kay bro Reynaldo Binyas. Okay? Kaduko. Okay. So, ito po yung pangalan niya dito sa package. Pero po doon sa messenger, ang pangalan po niya is Ruel Labrador. Okay. Anyway, maraming salamat po boss. Tiwala po ninyo, no? Okay, ito po mga kaibigan ay panel gauge ng Innova 2006. So, okay, so blackout na po siya. Buti nakita din boss yung aking YouTube vlog sa mga ganito. Actually, marami na po akong nalawang ganito, no? Lalo na mga taga Iloilo, maraming salamat po sa inyong tiwala, mga taga Iloilo. Okay, so buksan na po natin, saka kasi medyo ginagabi na po dahil actually, nakakommit po kasi ito na bukas ko po isi-ship, so mahalaga po yun. Kaya yung commitment, okay, kaya kailangan po magawa po natin siya at para may magamit po kasi yung ating mga customer. So, ang courier po niya ay LBC. Okay. LBC po. Okay. May mga customer po ako na kinukuha po kagad yung e-cash ko nung nakaraan para magbayad po sila. Pero hindi ko pa po nagagawa po yung gauge. Kaya hindi ko po muna binibigay kasi gusto ko po na ma-upload muna sa YouTube as my protocol or SOP para at least mapanood po muna nila para sigurado po tayo. Para at least mas maganda po yung ating ano. Kasi mahirap na po sa panahon ngayon. May mga user scammer. So, kaya yun po ang ginagawa po natin. Ina-upload po muna natin sa YouTube. So, pagka satisfied na po sila, so, saka po, proceed na po dun sa payment. Okay? Para po mapaship na. Okay, so, ito nga pala, itong box na ito, no? Pag pinaship po natin, hindi ganito po yung gagamitin ko. Okay, meron po tayong ginagamit na ito. Yung ganitong box, mas matibay po siya. Ito po talagang binibili ko pa po siya, no? Para this, kasi experience-wise, pagka mga ganung box, pag nadaganan, or kaya nabasa ng ulan, nababasa po yung gauge. Kahit nasabihin mo may bubble wrap pa siya. Okay. Kaya gumamit na po ako ng ganon. Para sigurado po talaga. Okay. So, buksan na po natin to. Kahit na po gano'ng kakapal yung bubble wrap nyo kapag ka nadaganan, wala talaga. Nababasag talaga yung plastic ng gauge. So, ito po, nirekomendo na rin po sa customer na yung kulay na gagamiting LED dito is yung ice blue para po medyo mas kakaiba naman siya kasi ang stock nito kulay white. So pagka kulay white kasi parang normal pa rin, so mas maganda meron bagong twist naman or bagong kulay. Ayan. Kasi yun na po yung mga latest na modelo ngayon, may mga kulay na po sila. Okay. Ayan. Papalta na rin natin yun nga. Papalta na po natin ang LED din to na kulay ice blue. Kasi po, itong mga ganito kasi, pagka medyo matagal na, umabot na ng 10 years, pati po LED minsan, or madalas, nasisira na rin kasi dahil yung manufacturing lifespan lang nitong LED nito is 5 years lang. So more than 5 years, bonus na po yun. So, kaya pag malalayong lugar, nire-recommend ko po sa customers na isang set na po nila palitan para at least kung hindi na po pa ulit-ulit, pabalik-balik. Anyway, ayan. So, inspect na po natin, no? So, wala pong any damage. Medyo malika po lang. Inisin muna natin, no? Okay. So, wala pong
Wala po akong nakikitang any damage dito, pero mas maganda tanggalin na po natin siya, no? So, ginagawa ko po itong inspection na ito to make sure na ma-validate po yung gauges natin. Baka may mga physical damage dahil sa pagtanggal, dahil sa pag-shift. Okay. Para sigurado lang po. Ayan. Okay. So far, wala naman. Mga mantsa lang ng tawag dito. Mantsa lang ng mga dumi lang. So, malilinis po naman natin yan. Ha. Dito naman, sa plastic. Okay. Meron lang konting crack siya ito. Itong area na ito. Okay. Pero minimal lang to, minor lang. Okay. So, hindi naman siya umabot dito sa harapan. Okay. Kasi pagka mga ganito, brittle na kasi siya pag matagal na. Normal naman po yung ganong behavior sa mga plastic. Yan yung ganong characteristic pala. Okay. So, yun lang naman. Maliit lang naman siya. Okay. Then, nalaman natin dito siya na. Okay. Then, ito. Then, check natin. Okay. Ito po ay... Ayan. So, ito wala naman po. Ito usually wala po akong na-experience pa na may problema ito. Okay naman po siya. Then, tanggalin po natin yung needle. Okay, tandaan, kung sa mga gustong magtanggal nito at maglinis, tandaan nyo lang, lagyan nyo lang po ng guhit yung pinakadulo niya para pagbalik nyo, alam nyo po yung alignment niya. Although ako po kasi sanay na, kaya alam po na po kung saan yung position niya. Gamit lang kayo ng pry tool. Okay, buksan natin. Next ay... So, meron po yung dalawang screwdriver. Screwdriver. Kailangan nyo po ng screwdriver para matanggal po yung dalawang screw niya dito sa likod. Okay. So, yung dalawang screw niya na, dalawa lang naman po ito. So, light naman po. At the rest po is puro ano na po siya. Click. Okay. Yan. So, check natin. Ingat po kayo dito, no? Sa LCD, baka bumagsak po ito ng alanganin or dyan sa mga matigas na bagay. Wala po tayong nabibilan yan. Tapos ang customer natin, meron na rin po yun nga. Gaya na nabanggit ko, gusto niya yung ice glue. Yan, medyo maitim na rin po yung LED niya. Quality na po talaga. Okay, so mukhang okay naman. Hindi siya na-repair. Okay, wala siyang fresh na fresh siya, then at the same time, wala din po, hindi po siya nabaha, okay? Kasi yun lang po talaga yung iwasan ko, yung may nag-repair na iba at saka nalubog sa baha. Pagka ganun po kasi, medyo mahirap nang gawin dahil marami nang nadadamage. So, kaya, so, good thing naman ito, okay naman siya. So, madali na po ito. Okay, so, i-repair ko na po siya, papalitan ko po ng mga pyesa, papakita ko po sa inyo after ma-repair. Balikan ko po kayo, no? Post ko muna kasi within 1 hour po ito. Sige po, balikan ko po. Ayun, boss, Sir Reynaldo, mga kaibigan, ito okay na po siya, no? Napalitan ko na po yung LED, uli ice blue na po yan. Then at the same time, yung mga pyesa po na dapat palitan para doon sa issue ng matagal mag-on. Okay. Kasi yun, papunta na po yun pa sa blackout after ilang weeks or months. So, ito po yung mga pinalitan natin, no? Mga bago po yan. No? Okay, lahat po yan. I-ship po natin ito, kasama po yan. Kasama po yan ang gauge. Kasi binibigay ko po sa bawat customer po yung mga piyesa niyan. Para meron lang po silang reference or, sa kanila naman po talaga yun. Okay. Then, yan, power up na po natin, no? Okay. So, para makita po ninyo. Ayan.
So, supplyan lang po natin yan, no? So, itatapat ko lang po ito muna sa inyo para makita nyo, no? Okay. So, supplyan na po natin. Yan. Okay. So, yun. Yan, okay na, oh. Good na siya. Okay? So, focus mo. Focus mo. Okay? So, bilangin. Ayan, ang ganda ng kulay, ice blue. Okay? So, bilangin po natin. So, bali total po ng LED niyan ay 20. Okay? Kasi po ito ay manual. Manual transmission. Okay? So, bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan, sakto po lahat. Walang labis, walang kulang. Okay? So, yan. Okay na po ito, no? Ilalagay na po natin siya sa lalagyan niya, sa case. Sa casing niya. Okay? So, patayin muna natin ito. Okay, buksan muna natin itong ilaw. So, layo muna natin itong mga pyesa para ilagay na natin siya sa kanyang sinalagyan na. Wala. Ayun. Okay. Ayan. Ito po, bago nyo po ilagay sa lalagyan niya, linisin nyo muna po ito. Tanggalin nyo po itong cover, oh. Kasi itong cover na ito, andun po yung ano, yung yun, no? Nag-i-stay yung alikabok dito sa loob. Kasi yan po yung malapit sa aircon. Kapag bumugay yung aircon, so yung alikabok niya pumapasok dito sa side nito. So nag-i-stay siya dyan, hindi na siya natatanggal. Nakadikit na siya permanente. Kaya yan, linisin nyo na rin po pag magtatanggal kayo nito. Okay. Yan, okay na, lapat na. So ikabit na po natin ito, oh. Okay, so madali lang po yung kabit yan, mga kaibigan. Clip lang kasi yan, no? Yan, okay, kabit na siya. Lapat na. Tapos, yung LCD, ito po. Inisin lang po natin to. Okay, harap at likod. Yan. Tapos kabit natin. Okay, press nyo lang po, pababa. Then, pagka medyo matigas, huwag nyo pipilitin, baka mabasag yan. Sayang. Yan, okay na. Then, mayan na natin i-cover, no? Kasi ipapower up ulit natin yan. Para makita natin yung ano niya. Kung okay na siya ulit. Okay. Then, itong cover. Ito. Ito. Pinisin nyo po ito, no? Okay. Ayan. Sabit nyo lang yan. May kuntil po yan. Ipasok nyo po itong plastic doon sa loob ng kuntil. Para kapag inilagay nyo po itong needle, hindi po siya sasayad. Itong needle na ito. So, be careful lang po doon sa setting ng needle. May kita nyo naman po ito sa naunang vlog ko. Okay, meron po itong technique. Hindi po siya basta salpak lang. Okay, so ganun din po ito. Okay, then ito rin. Pagka napasobra baon or ang pagkakasalpak ninyo, pag napasobra yan, sasayad yan dito sa plastic. Hindi po yan makakaangat. Kaya importante yan, ikot-ikot nyo lang muna. So pagka walang sumasayad, okay na yon. Kung may sumaya, tanggalin nyo po ulit, tapos ikabit nyo po ulit. Okay, yan. Yan. Okay na, nakaset na sa zero. Ayan, ikot lang. So, pagkatapos, okay na yan. Ayan, ito naman. So, linisin lang natin ito. Make sure na makintab siya, malinis. Kasi, ito ay bihira naman kasi itong matatanggal. Okay. Ayan. Okay. Ayan, dapat na. So, itawag nyo po muna siya. Ito, lilinisin natin ito ng acrylic cleaner. Okay, yan. Para makintab. So, ingat lang dito kasi medyo baka mapasobra yung press ninyo. Eh,
mag-crack siya. So, meron kasi mabibigat yung kamay. Hindi maiiwasan. Ayan, pintab na oh. Daig niyo pa, bumili sa kasa. Ayan, bagong-bago. Ayan, ganda. Ayun. Ayan. Pintab. Okay. Ayan. Ayan, okay. Sapak na po natin. Okidoki. Ayan. Okay. Yun, dapat. Tapos pasadaan ulit natin ng punas. Tapos, okay, power up na po natin para mag-calibrate. Okay, sasaksak muna natin itong supply. Ayan. Okay. Ayan. So, tingnan nyo pong maigi paano siya mag-calibrate. Okay. So, yung mga needle na nakaset initially sa taas, bababa po yan. Tapos, magkakaroon na po ng reading yung odometer po nyo. Okay. So, supply lang po natin ito. Ayan. Okay. Then, 1, 2, 3. Yun, no? Yan, ayun, bumaba na. Yun, meron siyang odometer. Ayan, ganda ng kulay, yung ice blue. Yan yung madalas kong i-recommend po, mga kaibigan, sa mga customer natin. Kasi pagdating sa gabi, medyo malamig sa mata yan, yung ganyang kulay, yung ice blue. Saka, medyo kakaiba naman siya ngayon. Okay. Ayan, ganda. Bago na siya, oh. So, okay na po ito, mga kaibigan. So, ayan, okay na siya. Pwede siyang ship bukas. So, natupad po natin yung ating commitment sa customer. Okay. Okay. So, Boss Reynaldo, maraming salamat po muli sa tiwala ninyo. At ito na po, pwede ko na pong ship to bukas. So mga kaibigan, yun pong aking service. Isang area po ako nagawa. Pacheck na lang po doon sa about YouTube or vlog ko. Nandun po sa description nyo, makikita nyo. Pati po yung cellphone number ko, nandun din po. So check nyo na lang po, then tawagan nyo po ako para malaman po kung paano po natin gagawin, kung paano papaship at the same time, paano yung proseso. Although lahat naman po yan naka-indicate na po doon sa aking mga videos. So muli, magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Thank you po ng marami.